اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورسولا وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته mga kapatid no alam mo yung Ramadan is yung may ano tayo na pag Ramadan one of the reasons kung bakit tayo excited is nagkakaroon talaga ng baraka yung ating table, di ba? It's like yung normal na kinakain natin sa loob ng ilang buwan ay biglang magmumultiple at magtriple. As in yung kumakain ka araw-araw ng isang menu, dalawang menu, and then biglang magiging tatlo, apat, lima, sampu. Really, wallahi. That is the baraka of Ramadan. And I think this is one of our weakness. Sabi nga nila, bakit ko sinabing weakness ito? Kasi ito yung nagiging dahilan kung bakit nagiging unproductive yung ating Ramadan, right? Kasi nga, yung mga nanay na katulad ko, iniisip natin palagi is yung, okay, ano yung, mag-grocery ako one week bago mag-Ramadan, yung mga paborito ng mga anak ko, iluluto ko, then blah, 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 kailangan magbigay naman ako ng something sa mga anak ko kasi para ma-overcome nila yung buong araw na walang kinain, right? So nakakalimutan natin na Ramadan is month of fasting, right? So remember, month of fasting, not month of feasting. Diba? So nagiging feasting ng pagkain every iftar na halos masuka-suka na tayo. Lahat tayo dito nakaramdam dito at lahat tayo na-experience natin to, right? Especially mga first 10 days ng Ramadan. Subhanallah. So mga kapatid, it's not about groceries and what's the meal and what's the food sa iftar at sa suhor. Kung hindi, gusto kong malaman mo na it is indeed the shaitan is in chain. But the nafs, our nafsu hawa, na ginutom mo ng buong araw, ay gustong kainin ng lahat ng pagkain. Ang pakiramdam niya, kulang pa yung 10 kilong bigas para masustain niya yung gutom na naramdaman niya sa buong araw. Right? So, ang ating nakakalimutan natin na ang nafsu hawa natin ay pinag-aayon nun ng Allah SWT to discipline ourselves. Kaya ha, sabi natin dito, train your stomach to discipline yourself. Diba? Ang Ramadan ay ginawa ng Allah hindi para magutom ka, kung hindi para madisiplina ka sa mga bagay-bagay, anak. Napakadami ng wisdom ng Ramadan. Para matuto kang magsabar na para bagang sinasabi sa iyo ng Allah na lahat ng bagay ay may oras. May tamang oras. So, learn to be patient. Diba? While waiting for something, for him, for anything, may tamang oras dito, kapatid. So, huwag mong kakalimutan na ang Ramadan ay may mga wisdom na itinuturo ang Panginoon mo at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi para magfesta tayo ng pagkain araw-araw. Kasi the moment na yung ating gluttony o yung sobra-sobrang pagkain ang naging dahilan, no, ng Ramadan, automatically unproductive ka, my dear. Tatamarin kang gumising para sa Qiyamul Layl. Pati suhor mo, hindi mo na kaya gisingan. At kung busog na busog ka naman sa suhor, pati duhor mo ay igising lang sa'yo. At napakadami na mga brothers and sister, nanay at tatay, na natapos ang araw walang duhor, natapos ang araw walang asar, at natapos ang mga tarawih sa gabi, at tahajud wala silang nagawa. Only because ang pagkakaintindi na sa Ramadan ay pagkain ng sobrang napakaraming masasarap na pagkain. So mga kapatid, please train your stomach to discipline yourself, to discipline your nafs, and learn more about giving and sharing rather than taking and taking. Right? So mga anak, ulitin ko lang, Ramadan is month of fasting and not month of feasting. Right? So ngayon pa lang, mag-train na tayong kumain ng konti, lalo na sa mga may mga utang, ng mga kababaihan, pwede natin i-prepared ang 17 araw na natitira ng Ramadan para magbayad ng utang, para masana na rin ang ating mga stomach, no? Na ang araw ay hindi kakakain at sa gabi ka lang kakain. Malaking tulong to, inshallah, lalo na kung medyo ayusin mo na yung pagkukonsumo mo ng pagkain. Meaning, babawasan mo, right? Para masanay siya na sa araw ng Ramadan ay kukunti na lang ang kanyang kakainin o hindi na talaga siya kakain ng tubig at pagkain. Inshallah, makakatulong ito pag ito ay ginamo. Walilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.